Ayun, mag-solve ulit tayo ng panibagong problem tungkol sa unsteady flow in an orifice. So, sa mga hindi pa nakapanood ng video lecture ko tungkol sa unsteady flow in an orifice, ilalagay ko yung link sa description sa baba. Tara! Let's go! So, ito yung problem. Problem number 15, the tank shown below is in a form of a frustum of a cone. So, base dito sa figure, meron daw tank. So, this is an open tank. Ibig sabihin, walang any input gauge pressure whatsoever at yung liquid surface sa loob ng tank ay exposed sa atmosphere. So, given na rin dito kung ano yung diameter ng liquid surface, which is 2.5 meters. Pero ano nga ba yung form na frustum of a cone? Alam naman natin na frustum of a cone ay kinuha na portion sa isang cone. So, ito yung front view ng isang cone, no? At hatiin natin into section ang given na cone. So, magkakaroon ng dalawang portion dito. Isang ito, as isa to, sa baba. So, ngayon, kapag tinanggal natin to, itong part na nanatiling cone pa rin na form, merong matitira na portion, which is itong number 1. So, ito yung frustum of a cone. Alam ko naman, alam nyo na yun, at inulit ko lang. Pero, yun yung form ng ating tank. So, madalas naman ang mga form ng tanks ay cylindrical, no? Yung typical, at yung iba spherical, yung iba ay rectangular. So, madalang tayong maka-encounter ng ganitong klaseng tank. Pero anyway, stick muna tayo dun sa problem. So, if the initial height of the water inside the tank is 2.5 meters, so given na rin dito sa figure na yung initial height ng water sa loob ng tank is 2.5 meters. So, how long would it take to empty the whole tank? So, kailangan nating ubusin yung laman o yung buong laman ng tanke. So, meron nang nakalagay dito na orifice, no? Kasi doon natin padadaanin yung or i-discharge yung water. So, through the orifice below, so na ito siya, that there is no inflow, no? So, knowing na yung system has no inflow, no? Or wala tayong supply, at yung C o yung coefficient of discharge is 0.6 para dun sa orifice. Also, given na rin dito, yung diameter daw ng orifice is 100 millimeters. So, yung natitira na lang dito na hindi natin nabanggit ay itong diameter ng bottom ng tank, which is 1 meter. So, ngayon, ang kailangan nating ma-determine o yung required dito sa problem ay yung time, no? Para ma-empty natin yung laman ng tanke. So, yung maglalagay ng subscript yan. So, ang required talaga ay yung time na para ma-empty natin yung tanke. Pero ang initial natin na height is 2.5 meters. Let's go! Ayan. So, compute natin yung time required para ma-empty natin yung tank. So, kung maalala nyo, dun sa discussion natin, dun sa aking video lecture tungkol sa unsteady flow in an orifice, ay meron tayong dalawang formula na pwede nating may apply sa single tank, no? So, ito, isa lang naman ito na tanke. Kaya lang tingnan natin yung cross-sectional area ng surface ng tank. Kung siya ba ay constant or variable. So, kapag ka-constant ang ating tank o yung kanyang cross-sectional area all throughout dun sa kanyang height, ay ang gagamitin nating formula ay katulad dun sa ginamit natin dun sa problem number 14. Pero dito sa problem number 15, kung mapapansin nyo, frustum of a cone yung form ng tank. Kaya, habang bumababa tayo dun sa height, ay yan, nagbabago yung cross-sectional area o hindi siya constant. So, kung ganun, ang gagamitin na nating formula dito ay yung P is equal to the integral from H sub 2 to H sub 1 AS dH over yan, Q sub out. So, ito na yung ating magiging working equation para makompute natin yung time required. Kaya lang isa-isahin natin yung mga required na
properties dito. Tulad nitong h sub 1 and h sub 2. So h sub 1 is the initial height or initial head of the liquid. So yun yung 2.5 meters, which is ito. Given na siya. So para naman sa h sub 2 o yung final height. So ang anong sabi sa problem, kailangan daw ma-empty yung tank. So kapag ka na-empty na yung tank, wala nang height syempre yung liquid kasi naubos na yung laman, kaya yun ay 0 meters. So ang sunod naman ay yung Q sub out. So yung Q sub out, kung maalala nyo, ang kanyang equivalent is the formula for actual discharge para sa orifice. So na-derive na natin siya, that's Cow or coefficient of discharge times the cross-sectional area of the opening of the orifice or E sub O times the square root of 2GH. So pagkakataong to, lagi ko nga sinasabi na yung H ay, or yung uppercase H ay lagi nakadepende dun sa existing head dun sa system. So since ito naman ay open tank, H is represented by yung ating variable na lowercase h. So, ngayon, pwede natin itong ma-substitute sa ating formula kasi nga, given na yung c, makukompute pa natin yung a sub o. Kaya lang, ang problema dito ay wala pa tayong value nitong a sub s dh. At gaya nga, nung sabi ko dun sa akin lecture, a sub s, sulat ko siya dito, is varying, no? Or in terms of variable h. Kasi nga, kaya nga na nabanggit ko, ay varying yung ating A sub. Let's go! At gaya nga na nabanggit ko, dun sa aking video lecture, sa ganitong case, A sub S is varying. Ibig sabihin, with respect to H o yung height, habang bumababa nga tayo, ay nag-iiba yung value ng A sub S. So, yung A sub S, kailangan ay makompute natin yung kanyang value, no, with respect to H. No? So, ibig sabihin, nakadepende yung ating A sub S sa ating magiging variable, which is H. So, A sub S should be in terms of H. So, yung H yung ating magiging independent variable at yung ating dependent variable is A sub S. So, with that said, i-re-illustrate ko lang yung ating figure. So, kung i-re-illustrate natin ito, ayan, ito siya. Para siyang baso. Ayan. So, kung ito yung initial na level ng water. So, this is 2.5 meters. Ayan. 2.5 meters. So, gagawa tayo ng rectangular strip that would represent the change in volume. Say, ito siya. So, siyempre, yung height ng strip is dh. Then, yung surface ng cross-section is a sub s. At since ito ay crustum of a cone, then yung kanyang a sub s is circular. Circular. So, ano yung formula for the area of a circle, so that's pi d square over 4 or kahit
pi r square. So since ito naman yung lagi natin nagagamit sa ating mga problems dito sa mga videos ko, ay ito na lang yung gamitin natin, panindigan na natin. A sub s is equal to pi d square over 4. Kaya lang, ayan. Ano ba yung gagamitin natin? Itong 2.5 ba? O itong 1? Yung upper base ba o yung lower base? So wala tayong gagamitin doon kasi nga, gaya nung una nating nabanggit, dapat in terms of h yung ating maging value ng a sub s. So, with that said, alamin natin yung value ng d within terms of h. So, d in terms of h. Let's go! So, ngayon, i-compute natin yung value ng d in terms of h. So, ang tinutukoy na d sa atin dyan ay itong diameter ng a sub s. Ito yun. Ito. Yan. Yung diameter na yan. So, ngayon, ang gagawin natin ay ipoproject natin itong bottom na side o yung bottom base ng frustum pataas. Kasi kapag na-project na natin siya pataas, meron na tayong known na value ng isang portion nitong diameter. So, itong portion na to is 1 meter. No? Kasi nga, yung bottom base ng tank is 1 meter. Kaya lang, itong side na to, so, itong kulay green na to, ay hindi pa natin alam. No? Yung portion na yan, sa tigkabilang side, hindi pa natin alam. So, lagyan muna natin siya ng representation. So, that is x. So, pwede nating sabihin that the diameter of a sub s is also equivalent to 2x plus 1. So, try kong i-re-illustrate pa para re-illustrate pa natin para mas maging visible siya. Mas malaki. Delete na lang natin to later on. So, ito yung liquid surface. At, ito naman yung sa A sub S. So, nung pinroject ko siya, pataas, itong bottom base, ito yung 1 meter. So, ito yung para sa A sub S. Ito naman yung X. Kaya lang, dito sa surface na to, dito sa water surface, ito ay 1 meter pa rin. So, 1 meter. Kaya lang, itong part na to ay hindi pa natin alam. Pero makukompute naman natin to since given na naman yung diameter para dun sa, para dito sa liquid surface. So, yung diameter nito is 2.5 meters. So, the total diameter para dito sa liquid surface is 2.5 equals, pwede nating sabihin that this is 2y plus 1. So, ano yung value ng 2y? Or yung value ng y? So, that is 2.5 alpha equals 2. So, this is y plus 1 shape solved. Ayan. So, sa tigkabilang sides ay yung value ng y is 0.75. Let's go! Ayan. So, nalaman na natin yung excess na part dito sa portion sa tigkabilang side ng liquid surface, which is 0.75. Ngayon ay alamin naman natin yung para dito sa E sub S. Kung i-re-illustrate natin, so binura ko lang yung kanina kong ginawang illustration dito at kukunin lang natin tong triangle part sa isang side, which is ito. Ayan. So ito yung para sa E sub S, which is X. At ito naman yung para sa liquid surface, which is 0.75. So, alam natin na ang total height is, ayan. Ang total height ay
2.5 meters. So, ito yun. Pero, yung height with respect dito sa x ay hindi pa rin natin alam. So, represent natin siya as h. So, yun yung h pamula dito sa a sub s hanggang dun sa bottom ng tank. So, compute natin yung value ng x with respect to h. Paano natin magagawa yun? By ratio and proportion. So, by ratio and proportion, so, kunin natin yung ratio between the horizontal element, which is x over the vertical element, which is h. So, yun ay x over h is equal to, yung para dito sa maximum ay 0.75 over 2.5. So, compute natin itong constant na to. 0.75 divided by 2.5. So, yun ay 0.75 divided by 2.5. Ayan. So, that is 0.3. At itranspose natin tong h dito. So, pwede nating sabihin that x is equal to 0.3h. So, mapapansin nyo, meron na tayong value ng x with respect to h. So, substitute natin siya dito sa d. D is equal to 2 times x, which is 0.3h plus 1. So, expand pa natin. That is, d is equal to 0.6h plus 1. So, try na natin siyang isubstitute dito sa ating formula. So, para dito sa formula, that is a sub s is equal to pi b square over 4. So, ayan. Iwalay ko lang tong constant, no? Kasi nga, magsasubstitute tayo dito ng expression na merong variable. So, iwalay ko lang to, pi over 4 times b, which is 0.6h plus 1 square. So, gawin ko, expand ko to. So, nangyari, pi over 4 times, so, FOIL method. So, this is 0.6h square. So, that is 0.6 square, 0.36 to. Ayan, nigurado lang. 0.36 h square plus, ayan, multiply natin itong dalawa para, then, i-times to natin. So, 0.6 times 2, 0.6 times 2, 1.2. Talagang kinakalki pa. So, that is 1.2h plus yung square ng 1 is 1. Ayan. So, try pa natin i-distribute ito. A sub s. So, i-distribute natin itong pi over 4 dito sa mga constant. Kaya lang, pag minultiply natin siya, hahaba na malamang yung value. So, pinakamagandang gawin dyan, itry na lang natin i-store sa calculator kapag masyadong mahaba yung mga values. So, ang gagawin ko, kunin ko muna yung pi over 4 dito sa calculator. So, yung pi over 4 ay 1/4 pi, syempre. Kung papansin nyo, mahaba na agad yung value. So, and try ko muna tong store, shift, store. Store ko muna siya sa M siguro, para medyo malayo. Kasi nga, store pa natin kapag na-multiply na natin itong mga constants na to dito sa
pi over 4. So, gawin ko 0.36 para dun sa unang expression, dun sa unang constant, 0.36 multiplied to m. Ayan. So, that is 0.2827. So, lalagay ko na dito sa baba para hindi natin makalimutan. A is 0.2827. So, store ko to sa A. At sulat ko dito na yung result ay A times H square. Okay na tayo dun. Ang sunod naman, para naman sa sunod na expression, 1.2 yung constant niya multiplied to alpha m. So, pag na-multiply na natin sa pi over 4 o na-store natin sa m, that is 0.94. So, lagay ko lang dito sa baba, b is 0.94248. Yeah. Store na natin siya sa B at sulat ko dito. Plus B H plus 1 or yung pi over 4. Ayun. Store na lang natin yung value ng M. 1 times alpha m para ipakita ko lang sa inyo. Kasi mumultiply talaga natin yung pi over 4 sa 1. So, dapat pala na-store ko na to kanina agad sa C. Ship store C. So, ang value is... Naulit lang. C is equal to 0.7854. Ayan. So, ang ginawa ko lang ay pinaiksi ko lang yung ating equation. No? Lahat ng constant, ginawa ko lang stored value sa calculator para hindi humaba yung isusulat natin sa sunod nating equation. Kasi kapag maraming constant, mahaba masyado yung value, consume sa space plus lalo pa tayong malilito or tataas pa yung percentage error sa makuha nating sagot. Let's go! Ayun, so dinilit ko lang lahat ng mga solutions na naisulat natin dito, pero niretain ko yung mga importante equations na magagamit pa natin upon continuing our solution. So, naisulat ko na dito yung A sub S in terms of H at yung ating general formula. So, expand ko lang itong ating general formula. That is, T is equal to. So, itong denominator, which is Q out, is the actual discharge, gaya nga na nabanggit natin kanina sa orifice. So, that is also equivalent to, yan, A sub S dH all over C times A sub O times the square root of 2G lowercase h. So, yun na nga. Kailangan na nating ma-evaluate itong equation na to. Pero, bago tayo mag-proceed to integration, ilabas muna natin lahat ng constant sa integral sign. So, ngayon, yung a sub s ay in terms of the variable h. No? So, ngayon, nakadepende ang value ng a, gaya nga nabanggit ko, sa magiging value ng h. So, since siya ay variable, ma-include pa natin siya dun sa integration later on. Pero, yung C, syempre, constant yan, hindi naman niya magbabago. Yung A sub O, hindi rin naman magbabago yung cross-sectional area ng opening ng orifice at yung constant na square root of 2G. So, yun. So, labas ko lang lahat yun. 1 over C times A sub O times the square root of 2g times the integral from h sub 2 to h sub 1 a sub s dh over the square root of
each. So, pwede na nating makompute itong constant na to, which is 1 over C times E sub O times the square root of 2G. Kasi, yan, compute natin yun. So, that is, to represent ko lang to as K. K is equal to, siguro, ano, i-represent ko na lang pala to as D para ma-store natin siya sa D later on sa calculator. So, D. That is D is equal to 1 over C. 0 point, anong ating C? 0.6 times pi D square over 4 para dun sa cross-sectional area ng opening ng orifice. 0.1 square over 4 times the square root of 2 times 9.81. Ayun. So, ano yung value ng D? So, take note lang na yung D ay yung store natin na value na D sa calculator. At yun yung constant value ng 1 over C times A sub O times the square root of 2G. So, yun ay 1 over C 0.6 times pi multiplied to 0.1 square all over 4 multiplied to the square root of 2 times 9.81. Ayan. So, yun ay 47.908. Then, store natin to. Shift, store, 2D. Ayan. So, later on, magagamit pa natin siya sa ating solution. Pero, mag-focus na tayo dito sa the integral of E sub S dH over the square root of H. So, dito na ako. Yan. This is T is equal to itong D o itong constant function na to times the integral from H sub 2 to H sub 1 times E sub S. So, gawin ko ay substitute ko na tong value ng E sub S. That is A times H square plus B times H plus C all over. So, itong buong function na to is multiplied to dH all over the square root of H. Let's go! Ayun. So, punta na tayo sa pinaka-favorite part nyo dito sa ating solution, yung integration. So, ngayon, kung papansin nyo, dito sa ating function ay meron tayong denominator. So, ibig sabihin, hindi natin directly ma-integrate yung function at unless i-shift natin itong denominator papuntang numerator. So, ang gagawin lang natin, itong function na square root of h or h raised to 1/2 ay lagay natin sa numerator at ibahin lang natin yung sign, shift natin siya from positive to negative. So, multiply lang natin itong numerator sa h raised to negative 1/2. So, kapag na-distribute natin siya dito sa numerator, function would become t is equal to d times the integral from h sub 2 to h sub 1. So, para dito sa first function, h square multiplied to h raised to negative 1/2. So, pag-addin lang natin yung mga exponent. So, that is 2 plus negative 1/2. So, that is 1 and 1/2 or 3/2. So, yun ay A multiplied to H raised to 3/2 plus B times yung H multiply natin sa H raised to negative 1/2. So,
yung exponent dito is 1, 1 plus negative 1 half, that is 1 half. So, that is h raised to 1 half. Next, plus yung huling function, so ito yung constant na c na lang, multiplied to h raised to negative 1 half. So, itong buong function is multiplied to dh. Ayan na. So, pwede na natin itong i-integrate. So, isa-isahin natin. Kasi, kung maalala nyo, meron tayong formula for integration na integral of u to the n du is equal to 1 over n plus 1 times u to the n plus 1 plus c. Now, since definite integral naman tayo, ito lang yung gamitin natin. So, yan. Integrate na natin. So, this is d multiplied to the integral of this function. So, simulan natin dito sa first function kasi didistribute natin yung integration. Ngayon, para dito sa first function, since yun ay u to the n, du is equal to 1 over n plus 1. So, that is 1 over, para dito sa first function, n plus 1. Ang n natin is 3 halves. That is 3 halves plus 1. So, yun ay equivalent sa 1 over. So, 3. Ito ay magiging 3 plus 2 over 2 or 5 halves. So, 1 over 5 halves para dun sa constant na part, that is 1 over 5 halves is also equivalent to 2 fifths. Okay? Marireciprocate yung 5 halves dun sa denominator. So, 2 fifths yung ating constant para dito sa first function. So, that is 2 fifths a times h. So, yung h natin is n plus 1. So, that is 3 halves plus 1, 5 halves ulit. So, h raised to, so, 5 halves plus d. So, para di sa function na to, yun ay 1 over n plus 1. So, yung n natin dito ay 1 half para sa second na function. So, that is 1 over 1 half plus 1. So, 1 half plus 1 is equivalent to 1 over 3 halves. Since 1 over 3 halves to, marireciprocate lang yung 3 halves kasi nga siya ay denominator. So, that is 2 thirds. So, para dito, yun ay 2 thirds na b multiplied to h raised to 3 halves plus c. So, c, bale, ito ay negative 1 half yung ating n. So, para dun sa ating integration, that is 1 over n plus 1. So, yung n natin dito is negative 1 half. That is 1 over negative 1 half plus 1. So, this is 1 over positive 1 half. Since denominator nga yung 1 half, marireciprocate yan at magiging 2 na lang. So, since marireciprocate yung 1 half, magiging siyang 2 multiplied to c times h raised to 1 half. So, itong buong function nito is bounded from h sub 2. So, substitute na natin yung h sub 2. Ang h sub 2 natin ay 0 to 2.5. So, yung max natin is 2.5. Kapag ka na-empty na yung tank, 0 na syempre yung height. Let's go! Ayun. So, substitute na natin yung limits of integration. 0 to 2.5 dito sa ating integrated na function. So, that is t is equal to d multiplied to, so,
substitute ko na tong upper limit dito sa h. So that is 2 tips para sa unang function times a times h. So that is 2.5. Ito yung a na stored value sa calculator, 2.5 raised to 5 halves plus 2/3 b times 2.5 raised to 3 halves plus 2 multiplied to c multiplied to 2.5 raised to 1/2. So, syempre ma-minus natin yung para sa lower limit. Kaya lang, kapag sinubstitute natin tong 0, ay magiging 0 lang lahat ng functions na to. So, ito ay minus 0. So, ang gawin natin ay input na natin sa calculator. So, na-store naman natin yung function, ay yung values ng b, a, b, c. So, check natin, baka, yan, para makita nyo. This is a, this is b, yan. Hindi ko pala na-store kanina yung b, yan. Pero na-check ko na siya later on. So, ito yung value ng c, at ito yung, sorry, alpha d. Yan, ito yung value ng d. So, input na natin siya sa calculator. Ayun. So, ito na yung na-compute natin na time. So, sulat ko lang siya in black. So, the time required para ma-empty natin yung frustum form na tank is 291.51797 seconds. So, take note lang na yung ma-compute natin dito ng value ay in terms of seconds. Ngayon, itong pa-compute natin na time, pwede nating i-divide sa 60 para makuha natin yung in terms of minutes. So, para ma-empty natin yung tank, ay it will take 4.8586 minutes para ma-empty yung tank. Let's go! Ayun. So, kung medyo natatagal lang kayo dun sa pagko-compute nyo gamit yung conventional way ng pag-integrate para dito sa ating solution, pwede naman nating i-input directly sa calculator yung function na integrate natin. Lalo pat kung definite integral yan. So, try lang natin gamitin tong calculator or gamitin yung integral na function dito sa calculator. So, that is alpha d multiplied to the integral of, so yung limits of integration is from 0 to 2.5, then input natin itong function na to, which is a. So, yun ay alpha a. Nung hindi pa natin na-integrate, alpha a times h. So, in this case, x siya. O, x yung default dito sa calculator. So, yung variable natin ay gawin muna natin x raised to 3 halves plus another parenthesis, then alpha b multiplied to x alpha x raised to
1/2. So, fraction muna natin is raised to 1/2 plus parenthesis, that is C alpha C times X, that is alpha X raised to negative 1/2. This is negative 1/2. Ayan. So, since input na natin dito sa calq, yung function ay equals lang natin. Enter. Ayan. So, mangyayari dyan, kapag nag-input tayo na ang limits ay from 0 to any positive number ay, ayan, mat error yung lalabas. No? So, may mga gantong cases talaga na mat error kasi siguro yan, may indeterminate na nakocompute ang calculator. Pero, pwede natin siyang ayusin. Balikan natin tong ating equation. So, ang gagawin ko, itong 0, papaltang ko ng ayan, ibang value. So, gagawin ko siyang greater than 0. Pero, ayan, sobrang babang value na approaching to 0. That is 0.00 kahit ilang 0. Pero 0.000001. Tapos, enter. So, enter lang natin. No? Equals. Ngayon, ang mangyayari dyan, matagal talagang lalabas yung final answer. So, in some cases, sa calculator, sa gagamitin na calculator, kung input niya siya manually, ay matagal talaga. So, siguro abutin siya ng 2.5 to 3 minutes bago lumabas yung answer. So, mahirapang mag-compute yung calculator, kaya yung ibang ginagawa, pinupok-pok yung calculator, huwag yung gagawin yun na talagang matagal, no? Hindi madadaan sa pupok yung paglabas ng final answer kasi huwag yung ihalin tulad siya sa TV nung araw, yung sinaunang TV. Kapag nawala ng signal, pinupok-pok yung TV para bumalik yung magandang kulay. Anyway, hintayin natin yung magiging final answer dito. Ayun. So, ano yung lumabas? So, kung mapapansin nyo, ang lumabas, via calculator, lagay ko dito, via calculator, ang lumabas na final answer is T is equal to 291.5172. Baka kasabihin nyo, sir, hindi siya exactly na katulad nito. Pero kung titingnan natin, hindi na ganong kalaking diferensya to kasi ito yung milliseconds na eh. Hindi na siya part talaga ng seconds. Maganda sana kung ang difference niyan ay 2 seconds, 3 seconds. Magkaiba talaga yung value kapag ganun. So, malaki na yung diferensya ng values kapag ganun. Pero pag ganito lang naman ang difference, 0.00 something lang, pwede na natin itong gamitin. So, equivalent din siya sa 4.85 minutes. At kung papansin nyo, sila ay, ayan, alam nyo na siguro, sila ay accidentally the same. Let's go! At yun lang para sa video na to. Sana may natutunan kayo at see you sa next video.